So good morning again. Happy Lord's Day, everyone. At last week po, na-discuss na natin, no, yung, kasi four-part series to, actually, kung tinitignan ko yung pinakakabuuan niya, five-part pala siya, hindi pala four-part. So in-answer natin yung who, what, when, why, and how. In the pursuit of love. And yung pang-anim niya, actually, may pang-anim pa yan, conclusion siya. So, ito na yung pastoral, ano, tawag doon, advices, or kung yun, more on theological na sa kabuuan ng pursuit of love. Kung ano ba yung tinatayuan natin in view of our LBCF faith statement. A statement of faith. So, yun. Sa inyong mga handouts, meron, no? Meron kayo dyan? Ngayon, nakikita ninyo na ang title po nito ay Answering Who the Person to Love. Part 2 po ito. So, last week, sinagot natin question na what? Define natin kung anong pag-ibig. And by definition, romantic love is great affection to a person pursuing their highest good. So, ang analogy is yung may romantic attraction plus care for the better, the opposite sex or the other person equals romantic love. Tanggalin mo yung isa doon, that is not romantic love based on scripture. Okay? That could be defined as something else, but that's not the romantic love as defined by scriptures. Yan. So, makita natin, may review dito na God promotes and protects romantic love by designing marriage. And last week, yun yung tinignan natin na ang romantic love is to be pursued, to be expressed, to be manifested in the bounds of marriage. Outside of marriage, walang bilang yan. Hindi yun, kumbaga, hindi siya sanctioned ng Biblia. Eh, paano, Pastor, kung nararamdaman ko yung romantic love, pero hindi pa kami kasal, we're engaged, or we're undergoing courtship, thus isn't that love? Masasabi natin na hindi naman, not to the point na sasabihin natin, oh, hanggat hindi kayo kasal, hindi yan pag-ibig, hindi yan biblical love. No, ang pinapoint dito is yung pursuance ng romantic love ends up in marriage. Nagsistart talaga yan sa courtship, and then na-engage siyang sing-irog, and then natutuloy sa kasalan. Kung ito ay hindi tumutuloy sa kasalan, walang view of marriage, walang intention at the very least ng kasalan, eh hindi iyan pag-ibigan. No? At naniniwala ako na habang ito, wala to dito, to, but as I discover yung kahalagahan ng marriage, delaying marriage is not loving. No? So, madaling salita, kung sasabihin nating mahal natin ang isa't isa, nagmamahalan tayo, but we are delaying marriage, we are not acting in love. For whatever reason that is. So, ang point is, dapat yung pursuance ng marriage ay kasama dyan yung a factor ng time. Hindi yan pinapanis, hindi yan pinapatagal, o hindi siya nilalagay sa back burner. Sabi ko nga, hindi nga dapat tayo nagsiselebrate. Kumbaga, hindi natin, sa part 1, nandun yun, no? Binanggit na avoid celebrating romantic relationships that puts marriage on the peripheral or outright disregards marriage. Nandun yun sa number one, yung beware sa second bullet. Avoid celebrating romantic relationship that puts marriage on the peripheral or outrightly disregards marriage. Ano po ibig sabihin nun? Sa madaling salita, kung hindi pinapursue yung marriage, hindi siya nasa priority ng isang relasyon o ng isang tao na bawa nanliligaw, at sila ay nasa ano na, kumbaga nandoon na sa intermediate state na, they're dating.
We're not promoting it. We're not supporting dating just because lalo yung long term, no? Lalo yung ganun. Kasi hindi yun yung tamang way ng pag-pursue ng marriage. So kung hindi pinapahalagahan, hindi pinagpipitagan ng kasal, at ito'y pinatatagal pa, no, there's nothing to celebrate about it. Sabi ko nga, may mga pagsing-irog na nagbibilang ng taon. And they seemingly enjoy counting years of being boyfriend and girlfriend. But that's not right. Kung talaga nagmamahalan, ano pa ang dahilan bakit siya patatagalin? No? So, mga kapatid, yun yung review, no? Na dapat yung view sa marriage ay ayan. Dinidesign ito ng Panginoon para protektahan yung romantic love. Kasi kung maiwan tayo sa sarili nating mga kapalaluan, sarili nating kagustuhan, we will jeopardize marriage. We will jeopardize, rather, romantic love. Maka-hijack natin yun. So here's the proposition. To pursue love is to pursue the covenant of marriage. Ulitin ko, ah. To pursue love is to pursue the covenant of marriage. Ngayon, sa panahon natin, to pursue love is to pursue a boyfriend and girlfriend relationship. Tama. Ganun nangyari sa panahon natin ngayon at optional na lang yung marriage. And some people are promoting non-marriage. Na iniisip nila na, ah, optional na lang yan. Or, I don't believe in marriage because my parents separated. May mga kakilala ako na kinasal, naghiwalay din naman. Gumastos pa ng malaki. Meron naman for economic reasons. Huwag muna tayo magpakasal kasi hindi practical. Malay ba natin kung compatible talaga tayo? So, hayaan muna natin magbilang tayo ng taon kung compatible tayo. Let's test everything muna hanggang yung bed, tinest na. Ang lahat na tinesting. And then, pag makita natin na hindi talaga tayo fit para sa isa't isa, at least hindi tayo gumastos. No regrets. No regrets. Just love. Katy Perry yun, di ba? No regrets, just love. Mali po yun. For to pursue love is to pursue the covenant of marriage. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin romantically ang isang tao, ngunit iniiwasan natin yung marriage or nasa likod siya. Wala siya sa prioridad. Makita natin dito, sabi sa first bullet point, pursuing love in marriage is holy. Ulitin ko po, ha? Pursuing love in marriage is holy. Ito yung isang banal. Bakit? Ang nag-institute ng marriage ay isang banal na Diyos. Hindi tao. So dahil siya ang nag-institute nito, banal ito at dapat mapanatili itong banal. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 4. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Ano sabi? Uphold natin in honor. Pagpitagan natin ang kasal, ang pagiging mag-asawa. At huwag nating salaulain yung marriage bed. Ngayon, ang nangyayari, sabi ko nga kanina, trial and error. No, for practical reason, huwag munang magpakasal, hayaan muna na magkasubukan tayo. Tignan muna natin mga temperament natin, tignan natin. People go as far as mag-anak muna tayo. To the point na ngayon, yung pag-aanak outside marriage is ginagawa na siya as option na ano na pwedeng gawin kasi eventually ayoko naman talaga ng asawa, gusto ko lang na magkaroon ng anak. Some women ay sinasabi yan, ayoko ng asawang lalaki, gusto ko lang anak, anakan nyo na lang ako or bigyan nyo na lang ako ng anak, masaya na ako. Eh sige, tignan natin kung talagang masaya. And ang interpretation ng mundo doon, ah wow, strong independent woman. Kayang-kaya niya yung sarili niya. But that's not true. Hindi totoo yun and it is sinful at worst. Sabi dito, God will judge, for God will judge the sexually immoral and the adulterous. Nakita natin?
huhusgahan ng Panginoon at ang kahusgahan niyan ay ibubulig sa dagat-dagatang apoy. It talks about hell. Marriage. Pagka na-defile mo, kapag ito ay hindi na pagpitangan, impyerno pala ang kapalit. And nowadays, even Christians are not putting marriage in sa prominence. Hindi siya itinataas, hindi siya pinagpipitagan. No, para bang ano na lang. Gracious naman ang Panginoon, okay lang 'yan. Hindi, ito ay bagay na banal. Kaya dapat hinahandle siya ng may pagpipitagan. Hindi siya basta-basta sinusuong or dapat binibigyan to ng respeto, ng honor. No? At part nun ay sa ating congregation, soon to be a church, we are honoring marriage by doing this. Pinag-aaralan natin siya. Some people, again, might think that this is very restrictive, legalist, and talagang ganun ang mararamdaman ng tao na hindi ito ever binigyan ng pagpapahalaga. Well, marami rin mga churches, marami din mga samahan ang nagbibigay ng priority rin sa love, courtship, and marriage. Pero ang nangyari, doon na umikot yung mundo nila sa love, courtship, and marriage na ministry. Nandyan yung mga conferences, hindi ko nalang sasabihin yung Love Struck, yung mga Puso Conference, Love and Purity Fest, hindi ko lang mabanggitin yung mga titles. Those are all good. Masasabi natin na may beneficyo rin naman yon sa buhay ng isang Kristiyano, pero makikita natin how do these movements at yung theology nila, paano ito nag-corroborate or paano ito nag-harmonize sa lahat ng theology nila. No? Kung ikita natin, the pursuit of marriage is not only upheld by a single individual or by the couple, it is upheld by the church. So dapat tama rin yung ecclesiology mo, yung iglesia, yung simbahan, yung bakit ka nagpapakasal, no? Bakit kayo nagpo-pursue ng marriage? Marami, gusto lang makasal at magpapaanib sa isang iglesia. Dahil gusto lang makasal. Dahil lang gustong maging ma-pursue nila yung marriage. Pero nasa back burner naman yung church. Hindi rin pa pwedeng ganun. Kasi ang isang married couple, yung marriage, iikot yung buhay nila sa iglesia. Nakuha natin? So beware. Beware na akala natin pinupursue natin yung covenant of marriage. That's holy. That's good. But dapat nandoon yung ating pagpipitagan din doon sa iglesia na kung saan iikot yung married life natin. Nakuha natin? So, napaka-delikado na may mga Christians na ang mas focus ay yung relationship. No? Without putting in the correct theology of the church. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi, sabi dito, pursuing love in marriage is holy. At para mapanatili ang kabanalan ng isang marriage or yung pursuit ng marriage ay kinakailangan ng community of believers in the context of the church. Hindi pa pwedeng malihis yun. Hindi pa pwedeng mailabas. Okay? Nakuha natin? So, okay, magpa-conference ka. Pa-attend ka ng mga mga kabataan, pursue marriage. Pagsibili kayo ng mga sing-sing, purity ring, o kung ano pang mga purity, para mga anting-anting yan, to pursue marriage. But these people are not, they are unchurched. So meron silang mga prinsipyo na tinitignan na ito yung mga dapat kong gawin. Na dapat kong gawin. And dapat physical intimacy before marriage, dapat ganyan. But they're doing it outside the bounds of the protection of the church. Ano mangyari sa kanila? Okay, nakasal na sila. Okay,
They played by the rules. Pero wala silang matibay na pundasyon sa iglesia. Eventually, mag-fail din yung marriage. Bakit? Walang solid na teolohiya. So ito, nagsisimula ito lahat. Hindi lamang sa pursuance ng marriage. Hindi lamang sa romantic, biblical romantic pursuance of marriage. But it starts with our faith sa pananampalataya natin at sa view ng iglesia. Sa Hebrews, yung binasa natin, 13 verse 4, sabi dito, let marriage be held among all. Nakita natin yung among all na terminology? Napansin ba natin yan? Yung verse 4 ay part lamang yan ng kabuuan na atas sa iglesia. Nakuha natin? Yung among all ay sa kalipunan ng iglesia. Punta ka sa verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pansin natin, same chapter, among all, ina-uphold ang marriage. Bakit? Merong mga leaders, may mga in-appoint ang Panginoon na mag-aalaga. At hindi this is just about, ando na yon, yung mga elders, nandyan na yan, sila yung primary na nagbabantay sa atin. Pero nandyan din yung mga husbands and wives, mga Christian brethren na may mga asawa at pamilya na makatutulong sa pag-pursue natin ng marriage. So kung ito, pursuance ng marriage, pinag-uusapan natin, you want to apply this but you're doing this outside the church, baliwala. It is bound to fail. Sayang lang yung effort. Well, biyaya lang ng Diyos na pinursu mo to, ginawa mo pa rin to, nag-work yung marriage mo, biyaya lang ng Diyos, but it's like a ticking time bomb. You need to be part of the body of Christ. Kailangan maging part ka ng isang local church. Malinaw po ba? Kaya ako ito binibigyan ng diin kasi later makita natin. Ang tanong ay who? Pero napakalaking instrumento ng iglesia para malaman mo sino ba talaga? Sino ba yung who? Okay? So yun, diretso po tayo. Second bullet point, sabi ito, forbidding love by prohibiting marriage is a demonic doctrine. Sa 1 Timothy chapter 5. Ayan, di ko pala siya na-pull out. Ayan, sa verse 'Yan, sabi po dito sa verse 1, do not rebuke an older man but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Honor widows who are truly widows. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to grow to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing the sight of God. She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. But she who is self-indulgent is dead even while she lives. Command these things as well so that they may be without reproach. But if anyone does not provide for his relatives, especially for the members of his household, he has denied faith
and is worse than an unbeliever. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, and having a reputation for good works if she has brought up children and has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. But refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry, and so incur condemnation for having abandoned their former faith. Besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. So I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give their adversary no occasion for slander, for some have already strayed after Satan. If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened, so it may care for those who are truly widows. So sabi dito, sa second point natin, forbidding love by prohibiting marriage is a demonic doctrine. Ang pag-prohibit sa pag-ibig, sa romantic love, na, by prohibiting marriage is a demonic doctrine. Bakit siya isang demonic doctrine? Nakita natin doon yung pag-upheld ni Paul kay Timothy ng marriage. Up to the point na siya ay nabalo na, ano pa rin ang pursuance? Marriage. Sa mga batang balo. Kung hindi naman, godliness. Bakit? Merong punto doon na binanggit na may part na malilit, baka malito kayo, no? Sabi sa verse, asan yan? Sa verse 11, but refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry. Is it wrong to pursue marriage for younger widows? Hindi. Pero may sinabi dito, when their passions draw them away from Christ, yung affection nila, yung desire nila for romance, magpupursue sila ng marriage. For what? Anong idea na binibigay dito? Pwedeng marriage sa unbeliever because of their passions? No? Kasi bata pa eh. No? Meron pang desire ng partnership, ng intimacy. Pero makikita natin sa dulo, sabi sa verse 14, so I would have younger widows marry. Mag-asawa pa rin yung batang balo. Magkaanak. I-manage niya household niya. At huwag hayaan yung mga adversary na siya ay machismis. Nakita natin. So sa punto na sinabi dito sa bullet point, forbidding love by prohibiting marriage is a demonic doctrine. Hindi pinoprohibit ang pag-ibig. Okay? Hindi pinoprohibit ang romantic love. Even pa sa widows. Ano pa kaya sa mga single men and women? Pero ano yung hindi pinapayagan? Yung passions na nag-lead. Even marriage pa yan, pero mali yung dahilan, mali yung tao. Kuha natin? Kasi maaring sabihin natin, oh, godly naman ah. May mga balo, sabihin natin, hindi balo. No? May mga this is very specific, pero nangyayari. May mga kababaihan sa iglesia na maaring single mom. Kasi nagbunga yung kanilang relasyon ng hindi believer, naanakan, lumaki yung bata, no? Hindi naman namatay yung asawa, yung kinasama niya, hindi siya widow, pero single mom siya. In effect, para na siyang balo. Ngayon, minsan dumarating sa punto, in her passions, yung desire na magkaroon ng partner in life, kahit sino na lang. At ang worst, yung church, yung iglesia, ay in-encourage siya, ay okay na, i-Christian mo na lang yan. Tuloy mo yung relasyon. Okay lang. Magiging, baka maaring way ng Panginoon yan para maligtas yung lalaki. Nakita natin si Pablo, sinabi niya, wag! Baka sa passion niya, mag-pursue siya ng marriage. Una, ang nawala yung passion na stray away siya from Christ. And then it resulted in pursuance of marriage.
That's romantic. Pero hindi tama yung kasal na pinopurso niya or yung relationship na pinopurso niya. So kung gagawin ito, dapat nasa tama. Do not prohibit love by sabi dito, forbidding love by prohibiting marriage. Pwede ring forbidden love. Hindi pa pwede na dahil okay ang marriage, kahit sino na lang. Mas maganda pa na natili siyang single kung mapupunta rin siya sa isang makasalanan at ililid siya sa kasalanan. Nakuha natin. Mangyayari lamang to sa konteksto ng iglesia, yung support system ng iglesia. Ang purpose ng instruction ni Paul kay Timothy, sabi dito, do not rebuke older men, but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Nang may purity. Ano may purity sa Tagalog? Dalisay? Ayun, purity. No? May kabanalan. In John chapter 2 verse 1 to 11, pinakita dito last week binanggit din natin na hinaphold ni Christ ang marriage. Sino support niya ang marriage? Jesus supported love in marriage by attending the wedding in Cana. Hindi lihis yung romantic love sa marriage. Yun lagi ang konteksto ng support ni Christ. In John 4:16 to 18, ito yung eksena na kung saan na-meet ni Christ yung isang babae na marami ng kinasama sa buhay. Basahin po natin. Sabi po dito, John, wala na naman yung aking verse. Pasensya niyo na po. Jesus said to her, "Go call your husband and come here." The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right saying, I have no husband." Nakita natin, no? Itong Samaritan woman, nakilala ng Panginoon Jesucristo, kinakausap siya patungkol sa kanyang relasyon. Jesus cares about marriage by upholding kung ano yung tama. Sabi dito sa verse 17b, "You are right in saying I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true." Nakita natin, in-uphold, alam ni Jesus Christ na hindi mo dapat tawaging asawa yung sinasabi mo. No? Ni-reveal ni Christ yung puso ng babae by upholding marriage. Jesus convicted the woman living with a man outside marriage. So what's the issue? The issue here is, who is the person whom I must romantically pursue? Sino ba itong taong ito na dapat aking pinupursue sa pag-ibig, sa romance, sa pag-aasawa? So, here are the imperative regarding restrictions. In Deuteronomy 7 verses 3 to 4, pinakita dito that yung Jewish Gentile intermarriage is forbidden in view of apostasy. Sa paningin ng pagtalikod, ang bigat po nun. Usahin po natin sa Deuteronomy chapter 7, 3 to 4. "You shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons." Anong context? Hudyo at Hintil. "For they would turn away your sons from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord will be kindled against you and he will destroy you quickly." Ang bigat, no? Ito ba ay restricted lamang sa mga Hudyo? Well, in the context of, if you're a Christian,
na Hudyo ka, Kristiyano ka na, pwede ka nang mag-asawa ng Hintil. Okay? Hindi na yun yung restriction. Hindi na yung Hudyo versus Hintil. Pero nagke-carry over dun yung Diyos na sinasamba ng Hudyo o ng Hintil. Sino ba? Nakita natin? Hindi na yung lahi na, o oh, kayo, mga Hudyo kayo, hindi pa rin kayo pwede mag-asawa ng Hintil. Tapos na dun ang Panginoon. Na-fulfill na yung makailangan ma-fulfill. There are no Jews nor Gentiles, kahit sa marriage. Pero saan nagkakatalo? Sa pananampalataya. You must be one in Christ. So intermarriage between different beliefs, different serving different God ay prohibited from the scriptures hanggang sa panahon natin ngayon. In Genesis chapter 24, verse 3, that I make you swear by the Lord, the God of heaven, the God of earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell. Bakit ganoon yung instruction? Kasi alam natin yung mga Canaanites ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos. That's the idea. Again, hindi naman ito patungkol na naman sa literal na lahi natin. O kung Ilocano ka, Ilocano lang pakasalan mo ah. Bawal intermarriage. Hindi. It's about faith. It's about whom they worship. In sa sunod po, sa 2 Corinthians 6:14-15, skip ko na ibang cross-references, prohibits closeness to unbelievers by virtue of the indwelling God. Ulitin ko po ah. Prohibits closeness by virtue of the indwelling God. Sabi po dito sa 2 Corinthians 6:14-15, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? Malinaw? Baka sabihin kasi, oh, Old Testament lang yun. Sa mga lahi-lahi lang yun. No. It's also about our faith. Sa context nito, sinasabi, this is about business partnership. Huwag kang makipartner sa hindi mananampalataya sa business. Hindi siya maganda. Eh, sa business nga, huwag kang magpartner. Ano pa kaya sa relationship na romantic? Lalo na. And this is non-negotiable. Hindi natin pa pwedeng i-justify. Ah, umaattend naman siya ng church. Anak naman siya ng pastor. O, Christian naman yung parents niya. If we can only hear ourselves, dina-justify natin yung tao na, na nakakaramdam tayo ng romantic feelings, not based on his faith, pero based sa kanyang lineage. Anak siya ng pastor, tatay niya, nanay niya, Christian, umaattend siya sa church. Hindi yun ang basihan ng pananampalataya. No? So kailangan makita natin dito na yung restrictions ng closeness, nagsisimula yan sa pananampalataya na it prohibits closeness to unbelievers by virtue of the indwelling God. Nananahan sa iyong Panginoon, tapos makikipagkaibigan ka, magiging close kayo to the point ng romantic relationship sa hindi mananampalataya. That is a big no. So, pastor, wala na akong pwedeng maging kaibigan na unbeliever. Kagabi, discussion namin to sa ano, no, sa women's. No. Ang point lang doon ay iba yung friends na acquaintance natin, pero iba yung mga kaibigan natin na hinahayaan natin mag-influence sa life natin. Okay? And it's not wrong to have a friend, for example, classmate mo yan, katrabaho mo yan, you are friends with them in a sense that you are not hostile against each other. Walang hostility. Magkaibigan kayo. Friendly. Pero ibang usapan na yung may friendship talaga na nakaka-apekto siya sa decision making mo, sa pamumuhay mo, especially in view of romantic relationship. Especially in view of marriage. Maraming magsasabi, eh pastor, mabait naman siya eh. Napaka-responsable. Napakabait na anak sa kanyang mga magulang.
Is that the point na sinasabi ito ng Biblia? Kahit pa, ano yan, napakabait, kung hindi niya mahal ang Panginoong Diyos, malaking pagsasamahan. Bakit? Anong pinaprove nun? Ikaw yung problema. Paano ikaw yung naging problema? Eh siya nga yung unbeliever. Kung tutuloy ka sa relationship na yon, kaduda-duda yung pagmamahal mo sa Diyos. Na mas mahal mo pa yung taong yon kaysa sa Diyos na nagligtas sa'yo. Ikaw yung kaduda-duda tuloy. Diba? Mas pinahalagahan mo yung mabubuting attributes ng isang unbeliever kaysa sa Diyos nagsabi sa'yo at na huwag gawin yon at nagligtas sa'yo. In 1 Corinthians chapter 7:39, given liberty to marry by own choice, but restricted to the redeemed. Tignan natin sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 7:39. A wife is bound to her husband as long as he lives, but if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Ito yung sinasabi rin ni Paul kay Timothy kanina. Kapag nabalo, namatay, pwede rin mag-asawa. Pero ang restriction ay dapat yung nasa Panginoon lamang. Christian pa rin. No? Kristiyano pa rin. So, sabi dito, God permits His people to marry their fellow redeemed. That's the point. Hindi pinagbabawalan ng mag-asawa. Baka kasi sumasama loob ninyo sa mga kapatiran o sa mga pastor o sa mga leader ninyo na sinasabi, huwag kayong magpaligaw sa unbeliever. Huwag ka manligaw sa unbeliever. I-check mo muna kung mananampalataya yan. Sumasama loob, napaka-KJ nyo naman. Wala pala, napaka-kontrabida nyo, napaka-legalistic nyo. I'm sorry, but this is not legalism. This is basic Christianity. Walang pagsasama ng isang unbeliever sa unbeliever. And people are leaving the church because of this. Iniiwan nila yung pananampalataya nila, yung iglesia, dahil sa ganito. Dahil hindi nila makuha yung gusto nila, iwanan na lang nila. No? So nakakatakot po yun. Because may restriction naman talaga. At ang restriction, if you will pursue someone or be pursued by someone, it should be with the fellow redeemed. Sabi po ni Ralph Benning, bigat nito, will you love the sinner who hates God and God hates? Mamahalin mo ba yung isang makasalanan na namumuhi sa Diyos? Sa Diyos na namatay para sa iyo. Na kinamumuhian din ng Diyos. No? Nawa, masagot natin ng tama yung question na yun. So here's the caution. Unbelieving society believes that the power of love is beyond religion. The unbelievers believes na ang pag-ibig ay it transcends everything, kahit yung religion. No? Kaya nga yung iba, sasabihin na true love. Kasi kahit forbidden sa relihiyon niya ay talagang pinatulan niya. One thing I appreciate about other cults ay yung ganyang pinagpipitagan nila na kailangan mag-convert yung isang tao na hindi miyembro ng iglesia kung gusto niya talagang mapangasawa yung babae o yung lalaki. Na-appreciate ko yung kanilang tenacity, yung kanilang passion sa religion nila. Pero hindi naman tayo ganun. Hindi tayo, oh, magpa-convert ka na, magpa-Christian ka na para maligawan mo na ako, para maligawan na kita. Or ki-Christianin kita. Diba? Ano nangyari? Bakit nag-fail ang mga marriages sa states? Yung ang taas ng divorce rate nila. Sa nagsimula yan? Intermarrying unbelievers. Kasi naging transactional na lang. Nag-start naman lahat yan Puritans talagang ina-uphold nila yung tenets, yung pananampalataya nila na hindi pwedeng intermarriage sa unbeliever. Pero dahil naging transactional na lang, mag-convert ka na sa papel na lang. Kasi unbelieving na yung tao, parehas na silang unbeliever, pero miyembro pa rin ng simbahan, hindi na-uphold yung regenerate membership, nag-start na dun. Parehas unbeliever, nagsama. Or nagpa-convert na lang. Eventually,
nagfi-fail na yung mga families hanggang sa panahon ngayon. Tanungin mo, lalo yung mga professing Christian, for example, celebrities na nagsasabi, ah, Kristiyano ako. Pero tanungin mo na kung ilan yung mga naging asawa. Bakit ganun yung nangyayari? Kasi unregenerate na. Pumasok sa relationship. Nagfi-fail na yung marriage. So, hindi totoo that love is beyond religion. True love is upheld by the true religion. So, sagutin natin. Sinasagot pa rin natin yung question kung sino dapat mapangasawa. Nalaman niyo na ba kung sino? Ano unang nasagot? Dapat believer. Okay? Dapat believer. Ulitin ko ha, baka hindi niyo narinig. Dapat believer. Regenerated. Converted to Christianity. In-uphold yung truth, yung doctrine. No? Nag-grow sa faith. At hindi lang basta believer. Dapat nag-grow sa faith. So, encouragement towards wise decision making. Paano tayo magkakaroon ng mabuting pagdedesisyon kung sinong pakakasala natin? Sa mga kababaihan, ang question dyan, sino ang aking hahayaan, manligaw o tatanggapin na ipursue ako? Sa kalalakihan naman, ang tanong, sino naman yung ipupursue ko? So dito, major life choices need to be grounded upon wisdom, and that includes marriage. Kung kinukonsulta natin kung sino, kung anong eskwelahan natin na papasukan, anong trabaho papasukan natin, anong gagawin natin next step sa business natin or whatever, eh lalo na sa isang lifelong commitment kagaya ng marriage. Hindi ito ina-isolate yung sarili. Ay, hindi naman kailangan yan. Yung advice ng mga godly men and women o ng elders o ng pastors, hindi na kailangan. All the more, mas kailangan natin yon. So, in Proverbs 1 verse 5, sabi ito, the wise ask for guidance and increases in learning. Sino daw yung humihingi ng tulong? Yung wise. Sino yung boklogs? Sino yung fool? Yung ayaw magpatulong, ayaw magtanong, ayaw mag-seek ng advice, wise in their own eyes. Akala nila, alam na nila. Pero yung nagpapakumbaba, yung humihingi ng guidance, ay matalino. Next. 1 Kings chapter 11 verses 1 to 6. Intellectual genius is not spiritual wisdom. Let us not confuse intellectuality with being wise. Okay? Sabi po dito, now King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women. Solomon, no? Lahat ng mga pinagbawal eh. Ito yung lahat ng kaaway ng Diyos. Kumuha siya ng asawa. From the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, you shall not enter into marriage with them. Lupit, no? Kung ano yung pinagbawal, yun talaga yung ginawa niya. Neither shall they with you, for they, surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clung to these in love. He had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. As against David, his father, he's a man after God's own heart. Makasalanan pa rin yun, no? Nag-fail din si David. He's not the best example of marriage, okay? Or pursuing romance for that matter. Naging murderer siya dahil sa pag-pursue niya kay Bathsheba. That is adulterous. Verse 4, for when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods. And his heart was not wholly true to the Lord, his God, and was the heart of David, his father. Nakita natin yung comparison? Ulitin ko ha. And his heart was not wholly true to the Lord, his God, as was the heart of David, his father. His father was a man after God's own heart. Solomon is not. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father had done. Nangalungkot, di ba?
Eh, sino yung pinakamatalino sa buong mundo? Sino yung pinaka-intellectual? Nagsulat ng napakaraming proverbs. May kasabihan nga eh, yung mahina sa, ano yan? Mahina sa, ay yung matalino, mahina sa pag-ibig. Parang totoo, no? Matalino siya intellectually, nandun naman. But he was wise in his own eyes pagdating sa pag-ibig. So, hindi garantiya na matalino ka, intellectual ka, achiever ka, no? Na alam mo na lahat. You need counsel. You need to hear from godly men and women of God based on scriptures, kung anong sinasabi, patungkol sa marriage. Si Solomon nga nagkamali eh. Ikaw pa ayong magpa-advise? Ilang proverbs na ba nasulat mo? Diba? Ulitin ko ha. Si Solomon, na tinatawag na isang pantas, isang matalino, isang genius, kumbaga. Nagkamali pa. Grabe yung pagkakamali niya, no? 700. Lahat ng mali ginawa niya. Eh, ano pa tayo? Nawala sa kalingkingan yung karunungan natin, no? So, we need godly advice. So, so 1 Thessalonians 4 verse 3. For this is the will of God for your sanctification. Ito yung kalooban ng Diyos for our sanctification. Ano yun? Pag tinuloy mo yung verse, that you abstain from sexual immorality. Na wag na umiwas tayo sa sexual immorality. Akala natin yung sexual immorality ay outside marriage lang. Alam ba yung sexual immorality nagtutuloy kahit sa marriage? Bakit? Una, kapag yung iyong napangasawa ay hindi Kristiyano, that's sexually immoral na. Hindi mananampalataya yun eh. It's not just the act of getting married, but everything that happens inside that marriage is immoral. Dahil hindi parehas mananampalataya. No? At grace na lang ng Panginoon na naitatama yung ganung klaseng marriage. Pangalawa, kahit married na kayo, parehas believer, pero nakuha mo ay yung tao na, o yung inasama mo ay hindi kakayang i-lead into holiness, into righteousness. Nagli-lead din ito sa immorality. So kinakailangan na ito ay, you need all the help you can get, basically. Huwag padalos-dalos pa sa pagpili ng mapapangasawa. For that matter, sa pagpili ng yung lalaki, naghahanap kung sino, pangalawa naman yung kababaihan na kung sino tatanggapin mo in pursuance of marriage. So here's the point. Why is he choosing a spouse's marriage as a venue of edification? Ang purpose nung pagpili ng mapapangasawa is for building up each other. When God said, it is not good for man to be alone, what's his mindset? Ang mindset niya, a man needs a helper, a helpmate. For what? Para may mag-tear down sa kanya? Para magkasiraan sila ng buhay? No. To build each other up for edification, mutual edification. So, men, how will you be sanctified if your wife refuses to be led spiritually? Paano ka masasanctify kung yung asawa mo o yung pinopursue mo ay hindi nagpapat-lead sa'yo? Walang submission. And flip side, ladies, how will you be sanctified if your husband refuses to lead spiritually? Paano ka mapapabanal kung yung asawa mo ay hindi ka dililid spiritually? Kinakailangan ang view ng marriage or pursuance of marriage is, can I lead this person to Christ? Can I submit to him? Mutual edification. Caution. Unbelieving society believes that the power of love is beyond reason. Ito na. Sabi. Ano yan? O pag-ibig nga naman. Ano yung sumunod doon? So, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ayan. No? Na ang pag-ibig daw ay beyond reason, delirious, hindi na nag-iisip. Pag hindi ka baliw sa pag-ibig, hindi pag-ibig yan. Mga ganyang bana.
kung hindi ka head over heels. Nung niligawan ko si Amor, tinanong niya, ang tanong mo sa akin, babe, bakit ngayon ka lang dumating? Parang ganun. De, ang tanong niya sa akin, about dun sa ano, ano yung nararamdaman kong klaseng pag-ibig. Sabi ko kasi sa kanya, sa previous relationships ko, I was crazy in love. I was love drunk. I'm not engaged intellectually or ano, wala sa wisyo. And I thought that was love. Na head over heels ka, nababaliw ka sa pag-ibig. But when I met my wife, yung na-inlove ako sa kanya, sabi ko sa kanya, now I'm sober. Hindi na ako lasing. Gising ako. I'm loving her in all my faculties. Intellectually, emotional, lahat na, pasok na. Hindi lang yung dahil gina-justify ko lahat ng bagay, masunod lamang yung gusto ko kahit ang dami ng red flags. Pero ito pinag-isipan ng mabuti. Kinonsulta ng mabuti. Pinanalangin ng mabuti. So, it is not true na belief ng society that the power of love is beyond reason. No, love is reasonable. Our love should be reasonable. It's not beyond reason. Kasi sinasalamin ng ating pag-ibig sa kapwa natin, sa asawa o mapapangasawa natin, yung klase ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga pag mali yung teolohiya mo, crazy in love eh. Ano yung mga term na ginagamit? Reckless love, mga ganyan. No! Ang pag-ibig natin, pagsamba natin sa Diyos, ay dapat kasama ng intellectual natin, ng reason natin. We cannot love God unreasonably. Kasi kahit siya, sinasabi reckless yung love niya sa atin, no, hindi! Hindi reckless ang love sa atin ng Panginoon. It is not unreasonable. It's actually done by reason. Bakit? God sent His Son, Jesus Christ, to die for our sins. That's not unreasonable. Grabe yung pag-ibig sa atin ng Diyos. So napaka-reckless. Yung bugtong na anak binigay sa atin. Mag-isang anak niya lang yun, no? Hindi niya na inisip. No! On the contrary, inisip niya yun. Kaya si Kristo Jesus, na kanyang bugtong na anak, ang binigay niya para mamatay sa atin at yun ang expression ng pag-ibig niya dahil si Kristo lamang ang sapat na magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. O sabihin niyo reckless yun, sabihin niyo hindi pinag-isipan yun, sabihin niyo that's beyond reason. May kanta yung ano, di ba? Hillsong na isa pa, lumang kanta na. Found love beyond all reason. Reason ba yun? Reason, no? Tama ba? Reason? Mali. Hindi. Reasonable. Na-explain ng gospel. Kaya dapat yung pag-ibig mo sa romantic pursuance, hindi rin, pag tinanong ka, o bakit yun yung minahal mo? Love is love eh. No? Kasi mahal ko siya. Para yung bata, nasa dyan din ko dati, pag tinanong, ba't mo ginawa yun? Kasi love kita eh. Yung sagot niya lagi, kasi love kita eh. Bakit mo sinapakyo ka tayo? Love kita eh. Walang reason. Pero ito, dapat ginagamitan ng reason. Lack of self-control is tolerated and encouraged. Affection or desperation. Ganyan ang mundo. Kahit na mali, basta pag-ibig, tuloy mo lang. Ano yung extreme ngayon? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Love is love. Tao sa puno, tao sa hayop. Eh, love pa rin yun. Kahit pedophile, inaano na, ninonormalize na. That's not only illegal, that's sinful. That's immoral. That's an abomination to God. So, dapat may control. Lack of self-control is not a Christian way. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Okay? Ang bentahin nila is affection or desperation lamang. Kaya nga may Romeo at Juliet. Si Romeo at Juliet nagpakamatay. No? Eh, ganyan talaga nangyayari. May mga tinatawag na sawi sa pag-ibig. Eh, mahal na mahal ko eh. No? Ba't mga ganun? Kasi hindi na ginagamitan ng reason. The supreme basis of the pursuit of love, worldliness, is
grounds upon attractiveness. Ang basehan lang, yung attractiveness. Oh, oh, ganda nito ah, chicks to ah. Sige, ito na. Diba? Kaya nga, pansinin nyo yung mga pumaparty. I've never tried to party sa mga bars or ano. Bakit? Kahit di pa ako believer, alam ko na na baka may mga masakta, no? Sabihin, napaka-judgmental mo naman. Wala kang makakuhang matino sa loob ng bar. Bakit? Ba't sila nandun? If you are looking for romantic, godly relationship, hindi ka dun maghahanap. Kasi ang pinunta nila dun ay para sa isang hindi godly na way ng relationship. No? At nalaman ko na, na-confirm ko to dahil sa mga confessions ng mga kaibigan din na sinasabi nila na nagkatitigan lang. Ano na? Uwi na tayo. Ganun na. Tayo na. Ganun lang. Very casual. Ayun, tataka yung mga tao, grabe yung AIDS ngayon, grabe HIV, grabe yung mga sakit. Bukod doon, ang daming sawi, no? Ang daming strong independent women. Bakit sila naging strong independent women? Kasi iniwan ng mga jowa nila. O ng mga asawa. Hindi ko sinasabi na lahat ganun, no? Yung ending. Pero more often than not, but nag-fail ang relationship dahil sa ganito. Attractiveness lang ang basehan. Ang ganda niya. Eh kahit Kristiyano ka, pwede ka mag-fail dito. Pwede makita mo na, ah, ang ganda niya. Ito na yung kalooban sa akin ng Panginoon. Yun lang basehan mo. Attractive lang siya. Or gwapo siya. Ito yung gustong-gusto kong, ano eh, kung sa babae naman, no? Yung dangerous din ang attractiveness. No? Ito kasi yung pinapangarap ko dati pang itsura. Ganyan, yung split yung ilong. Split time po. Ito yung trip ko eh. Kamukha niya kasi yung crush ko. Ito yung mga ano ko. Hindi tayo doon nagbabase. At kailangan nating i-mortify yung mga ganong, yung mga preferences natin na ungodly. Ibig ba sabihin nun, masama magkaroon ng preferences? Hindi ah. Hindi naman masama. Ang punto lang, eh kung yun ang basehan natin, napaka-superficial ng either pursuance or rejection natin, ang babaw nun, kapatid. Ang babaw. No? Dapat mas lumalim doon yung dahilan natin whether magpo-pursue tayo or magre-reject tayo. Now, application of wisdom. Serious contemplation and the humility of asking counsel. Kanina, sinabi natin, no, na si Solomon nga, nagkamali pa, tayo pa kaya. Gusto mo malaman kung sino talaga dapat yung pangkasama mo, kung sino yung purpose mo, magtanong ka. Serious contemplation. Pag-isipan mo, ipanalangin mo, if you need to fast, if you need to consult pastors or kung sino man, with all humility, ask for help, ask counsel. You are not the wisest person you know, and beware of listening only to yourself. Consider believers serious about personal sanctification. Ito yung, bago tayo punta dito, gusto ko munang balikan yung you're not the wisest person you know and beware of listening only to yourself. Huwag mong pakinggan yung echo chamber. Ano yung echo chamber? Yung narinig mo lang gusto marinig din. Huwag ka lang makinig sa mga tao na yes man sa'yo. Kahit sa church may ganyan. No? Na hindi kayang sabihin sa'yo kaagad yung dapat mong marinig, kundi yung gusto mo lang marinig. Do not reject people who go against your preferences or standards. In fact, these people are very helpful sa decision making. No? Parang ganito yan eh. Para malaman ko kung talagang totoo ang Calvinism, ang inaral ko is why am I not a Calvinist? Yung isa sa part ng pag-check ko sa faith ko is binabasa ko yung mga against, pinakikinggan ko rin. Baka nga naman tama sila. Diba? Ganun din sa pagpili natin ng gusto nating i-pursue. Huwag lang yung gusto lang nating marinig ang pakinggan natin. No? Kaya hindi maganda yung meron kang ano, yung meron kang okay din naman nagbi-build ka ng relationship sa loob ng iglesia na may close ka, ganyan. Na to a point na you made an idol of the relationship. Nangyayari yan sa iglesia. Yung ano, nako iwasan natin yung mga alam ko, may tumatawag kay Amor na Mama Amor.
it's just a terminology or gusto ko tawagin dad. I don't, dad naman na ako, may anak na ako, may anak na kami. But not to a point na ginawa na nating parang barkadahan ng mommy, daddy, or alam niyo na nagigits nyo yung ibig ko sabihin na you're creating your own circle sa loob ng iglesia. Na yun na lang pinakikinggan mo, yun at yun na lang. Sisirain mo buhay mo doon. No? Kung pinapakinggan mo lang yung gusto mong marinig, hindi yung dapat mong marinig. At ang danger nun, paano kapag narinig mo na yung hindi mo gustong marinig sa mga nagpe-patronize lang sa'yo, edi heartbroken ka. Okay? Iwas tayo sa mga tao na nagpe-patronize lang sa atin lagi. Na hindi kayang sabihin yung katotohanan harap-harapan sa atin. O hindi tayo kayang kontrahen, hindi tayo kayang i-rebuke. Puro himas lang. Ingat. At kung ikaw naman yung tao na hindi mo kayang maging totoo sa kapatid mo, repent. Sabihin natin sa isa't isa yung dapat nilang marinig. Okay? Ngayon naman, dapat may graciousness. Hindi naman kailangan mapanakit yung mga sasabihin natin lagi. Kailangan gracious din. So ito, consider believer a believer, kung may hanapin ka, consider a believer serious about personal sanctification. Ito bang taong ito ay talagang seryoso sa kabanalan niya, yung personal sanctification niya. O baka meron lang, tawag dito, yung signs or manifestation ng holiness dahil ay nagbasa siya ng Bible, ay ano siya, nag-lead siya, nagturo siya, ganito siya, tumayo siya sa pulpit. O, sa mga kalalakihan to, ha. It doesn't mean na pinupuso niya ang godliness or holiness. It's beyond that. No? Kamusta ba ang kanyang personal life? Ang paglaban niya sa kasalanan? Ngayon, kung babae ka, you need not to be nosy about it. Hindi noisy, nosy. Yung bang usi. Usi ka masyado. Na alam mo, ito ba taong to eh? Ano ba to? Ano ba mga struggles nito? Yung mga sexual struggles ba niya? That is to, hindi lang critical, intimate, no? Hindi naman dapat na pinag-uusapan na yun sa I mean, those things are pwedeng malaman yun by observing, no? May kita naman natin. Paano ba niya ina-hold ang mga kapatid niya? Literal na kapatid niya, makababaihan niyang kapatid. Ito ba'y inaalagaan niya? Protective ba siya? Tips na to, mga kababaihan, ha? Protective ba siya sa nanay niya, sa kapatid niyang babae? Sa iyo? Iniingatan ka ba niya? May kita natin doon na may pagpipitagan to sa purity at sa personal sanctification. Siya ba ay pinahalaga niya ang iglesia, ang Lord's Day? Pinahalagahan ba niya ito? Nakita mo ba na non-negotiable sa kanya ito? Aba, kung babae ka, tapos nakita mo yung lalaki na, aba, madalas pa yung toothbrush ko kesa sa pag-a-attend dito ng service, ha? Mag-isip-isip ka na. Una, kasi hindi ka niya ililid mag-toothbrush araw-araw. Pangalawa, hindi ka niya ililid mag-church tuwing Linggo. Di ba? Anong punto? Doon natin makikita, in-observe natin yung pursuit niya ng godliness, ng personal sanctification. Bakit personal sanctification? Kasi if he cares about his faith, his holiness, he will also care for your faith and your holiness. No? Hindi ito nagsasabi ng perfection, ha? Baka naman masyado kayong critical sa mga kalalakihan. May umabsent siya ng isang Sunday, hindi ito yung para sa akin. Lord, salamat. Ni-reveal mo. Hindi siya umattend nung midweek na kung dito Christian. Diba? Diba? Hindi ganun. Or yung sa mga kababaihan naman, ay grabe, nag-short siya. Hindi ito holy. No? Grabe yung shorts niya, 2 inches below the knee. Napaka-superficial, no? Kaya nga eh, ang haba na nga, di ba? Hindi, below na nga, nagreklamo pa eh. Nakatokong na nga eh. No? Gusto mo yung... ang punto dito, napaka-superficial na mga basihan natin. So, hindi natin
hindi lang yun ang mga binabasihan natin. O kung babae, kung lalaki ka naman, grabe, nagluto siya, napaka-godly niya, sarap nung niluto niya, napaka-banal niya, ito talaga yung gusto mo pang-asawa. No? Hindi lang yun yung mga, kaya kinakailangan ng counsel, advice. No? Kailangan ng advice. Sabi dito, sa dulo, ask the guidance and counsel of your family and local church. Important ito. At hindi ito pinahalaga ng marami. Family at ng local church. No? Ngayon yung family natin, kung unbeliever, in-uphold natin na meron pa rin silang may tutulong sa atin. Sila ay mga magulang pa rin. So, kailangan kinukonsult sila. Whether tatay, nanay mo yan, kuya mo yan. Kahit pag galing yan sa failed marriage, sabihin ko sa inyo, may ma-advise pa rin yan. May maririnig pa rin tayo dyan. Pero, bakit kinakailangan yung local church? Kasi dito sa local church, same yung faith natin, sigurado tayo. No? At dapat, again, ha, hindi lang yung isang tao lang lagi nilalapitan natin. At hindi lang yung gusto lang natin maringgan. Ayan. Sabi ni Kevin DeYoung, there's a reason God has redeemed a lot of us because we do fewer dumb things when we talk to each other. This is true. Nakita natin yung fewer dumb things. Salamat sa Diyos na niligtas tayo dahil kung hindi tayo niligtas, eh lalo na siguro marami tayong kapalaluan pang gagawin at sasabihin sa isa't isa. Kaya kung maghahanap ka na rin ng mga pangasawa mo, yung believer na, yung may takot sa Diyos. Sa last statement, sabi ito, God is king, even the pursuit of the person to romantically love. Ulitin ko ha, God is king, Panginoon, hari, ang Diyos. Ang kahit pa sa pag-pursue natin kung sino man yung gusto nating mahalin romantically. So brothers and sisters, in conclusion, hindi dito sasagutin kung sino, ano yung mga dapat makita mo, mga ganyan. Hindi. Prinsipyo ito. Number one, siguraduhin mo na na-believer siya. You can never go wrong doon. Kapag alam mo nang guided siya, it doesn't mean believer na kailangan eh perfect na. Hindi. No? So, kinakailangan din yung advice. Advice. Kung tatanungin niyo ako, personally, may list ako ng mga eligible. Mga babayan at kalalakihan, no? Kung tatanungin niyo lang ako, may listahan ako. Why? Because I care. I care. No? Meron akong, as a man, hindi lang dahil ako yung nag-lead somehow sa pulpit o nag-a-apply bilang pastor, bilang diligence na isang kalalakihan sa simbahan, kinikilala ko na yung mga tao para pag may lumapit sa akin, ay, Brad, okay yan. O kaya, sis, okay yan. O pwede ko na sabihin ako, bro, sorry, pero reconsider. No? May mga times that I have to shut up. May hindi ako pinakikialaman dahil kailangang hayaan. Hayaan din na kasi hindi kumbaga may tiwala ka. May mga times din naman na ay nako, teka muna. Makikialam ka talaga because you care. You care. Kaya ina-advise ko rin yung mga kababaihan na mga mamsi, mga dad ng church na to. Huwag lang tayo mang-asar. Sabi nga ni Pastor Joseph, do not tease but encourage. How can we encourage these young men and women who are single to pursue yung tamang tao? Tayo, maging diligent na tayo. Kilalanin na natin para sa kanila. Para kapag dumating yung punto na magtanong sila sa atin, meron tayong masasabi. Nakilatis na natin. No, walang masama doon kung may mga preference tayo para kung kanino. In fact, kaya nga tayo kinukonsulta eh. Dahil important din yung sasabihin natin. Pero gusto ko rin malaman natin na tayo rin, hindi rin natin alam ang lahat. Hindi rin tayo lagi tama. So, nandyan pa rin yung Holy Spirit, nandyan pa rin ang mga kapatiran na magte-temper ng mga advices natin. But at the very least, dapat believer. Yun yun. Christian and growing, maturing. One who can lead and one who is who can submit and can be led. Okay? So, dito po rin tatapos discussion ko. Dadako po tayo sa tanungan. Baka may mga tanong po online sa, ang tawag dito, sa ating Gmeet. Pwede po kayong magtanong.
Pwede po mag-open mic yung mga nasa Jimmy. Pwede rin close mic. Open mic, close mouth. Ayan, pwede po kayo magtanong. Meron pong magtatanong dyan? Kung sino na? Mag-name drop? Joke. Ang name drop. Dito na lang sa ating congregation, ang dami ditong eligible. Paano mo malalaman eligible? Siyempre, number one, believer yan. Pangalawa, responsable na yan sa buhay niya kasi nakapagtapos na ng pag-aaral, nagtatrabaho na, kaya nang mag-lead ng family. Huwag mong hilera yung mga tao na ito mukhang kailangan to. Potential lang. Wag muna. Potential lang yan eh. No? Pag potential pa lang, malayo-layo pa. At least kung potential ang nakita natin, ipanalangin natin, maging patient tayo. No? Sound check. Ayan. Amor, may tanong ka? Wala. Okay, kung walang tanong, kakain na tayo. Going once, going twice. Chess, may tanong ka? Wala. Okay. Goods. Si Bitoy, may tanong to eh. Ang tatanong ni Bitoy, Pastor, pwede ba si ano? Specific. Insight. Sige, insight. Gusto ko yan. Insight. Lapit ka na lang dito. Dito. Hello, check. Yan. Ang ganda ng... Doon na pag-aralan na to dati pa kay Pastor Joseph yung tinuro niya. Pero ang ganda lang na paulit-ulit kasi nakakalimutan yung part ng love na alam mo yung mayroong personal, may sariling definition ng love tayo, which is makamundo. And ang ganda rin sa ano, sa kay John the Baptist, namatay si John the Baptist kasi dahil sa marriage, kung saan pagutan siya ng ulo, yung si King Herod, gusto niyang pakasalan yung asawa ng kanyang kapatid. And sobrang ang laki ng impact nun. Na tayo na we pursue marriage talaga na kung saan ayun talaga yung pinaka ano eh, yung pinaka kailangan godly at saka yung encourage ng ano yung mga nauna no, daming nagkaroon ng regret dito sa marriage, yung gumastos ng mga ano malalaki na meron namang simple na ano sobrang yung regret nila na eto na lang dapat yung ano eh, yung marriage na ginawa nila pero sa amin kagandahan nun napapala lahanan kami nung wala pang mga not in relationship sobrang malaking ano to natutunan namin kung paano yung kahalagahan mismo ng marriage, ng pag-perso ng marriage sa amin. So, maraming salamat sa labor. Thank you. Ikaw ba, eh, may pinapanalangin? And? Inside. Dito na lang po. Yung sa pang-aasar po, Pas. Anuhan ko lang, dagdagan ko lang po na kasi ano
gusto lang din i-take yung na i-take yung chance na parang i-highlight yun na iiwasan na po talaga natin yung pang-aasar sa dalawang tao na alam naman natin na wala talaga or kung meron siguro ano mag-speak na lang ako sa behalf ng babae kasi kapag ka naaasar ka kasi yung babae hindi naman siya yung nagpo-pursue, di ba? So di niya alam kung meron talagang plan yung lalaki or wala. Pero nagko-cause kasi siya ng ano confusion, yung awkward, yung mga ganun which is hindi siya pag-uphold ng marriage eh. Kasi kung pag-uphold ng marriage, dadaan sa tamang proseso, hindi yung magko-cause ka ng ano ng confusion or pwedeng wala rin naman talaga nagkakaroon lang because of the asaran. Tawag dito. Ano pa ba yun? Napag-usapan namin siya nung nakaraan na parang ang pangit nga talaga. Though, it's fun. It's fun na meron kang naaasar. Pero mali talaga siya. Sana maiwasan natin siya. Ayun. Alam po. Salamat nun, Ann. Totoo yun. Sa mga nakasanayan natin kasi dati, talagang kantsawan, asaran. Kaya ngayon, ako personally, hindi na ako nangaasar. Nagsasabi talaga nang hindi pa nga as okay pa yun eh. Sabi nga, di ba, don't tease, encourage. Bo, may nakita ako na, ito personal lang to ha, may nakita ako na isang lalaki, naghahanap ng mapapangasawa, ano ko introduce, hindi ko naman personal, ito ha, bibigyan ko siya ng suggestion na, why don't you think about her? Ito. Napaka-godly nito, ganyan. Ready na rin mag-asawa, di ba? Kasi kesa asarin mo, no? That's irresponsible na inilalagay mo on the spot yung tao. No, I've been guilty of that many times at hindi talaga siya nagbunga ng maganda. Kaya nga, may mga pagkakataon na, ano eh, ire-regret mo na, sana hindi ko inasar, sana hindi ko na lang ginawa yun. Pero ayun, ngayon, sa knowing what I know right now, I would rather encourage na, ito yung taong ito, kapita-pitagan. Kanina nga, may in-encourage ako dun eh. Naka-open mic pa lang. Di ko alam kung narinig. Diba? Kasi maraming single women talaga na tawag dito sa atin. Dito sa ano natin na, kung bulag ba kayo, ganito lang yan eh. Either hindi nyo nakikita ang mga kalalakihan or talagang tamad kayo. No? Hindi kayo nagsisipag in pursuing marriage. Diba? Kasi godly men pursue marriage. Gird up your loins. Yan ang sinasabi sa akin lagi ni Pastor no? Dan Delmo. Kamilos ka. Nag-i-enjoy ka sa paano-ano lang. Parang panyanga-nyanga ka lang dyan. Pursue marriage. No? Huwag nating hayaan na dinadala lang tayo ng sirkumstansya o nagparamdam kasi kaya patol na rin ako. Walang ganun. Hindi ka multo, huwag ka magparamdam. Di ba? Okay. Next. Sige, Pitoy. Sino yan? Sorry. Ha? Sige. Ang katanungan. Hanggang ngayon pala. Do not let the sun go down. Ay, go. Ayan is paano po kapag yung pinapurso mo is wala dito sa ano? Hindi siya unbeliever, pero nasa, parang ganun. Parang ganun. Wala. CRCC. CRCC. Sa Hawaii ba yan? Dance team, okay. Paano? Alam natin, yung basehan naman talaga. At dapat kapanalig natin. At the bare minimum, yung believer siya. Preferably, yung reformed believer. No? Nung nakilala ko si Amor, hindi naman siya reformed. Eh. Pero, nakita ko na sa circumstances, nakita ko that she's reforming kasama ng pastor niya.
na nung sinare ko sa kanya yung Doctrines of Grace, galit na galit siya sa akin. Gigigil siya eh. Sabi niya, pag ito talaga na patunayan kung hindi totoo pinagsasabi nito, hindi ko talaga itutuloy ito. Eh, tinanong niya yung pastor niya. Sabi ng pastor niya, wala eh. Yun talaga yun. Totoo yan eh. Eh, di tapos. Diba? Ayun. Pero pinatunayan doon na hindi lang basta Christian. Willing siya na hindi i-pursue yung courtship ko sa kanya kung sablay yung teolohiya ko. Hindi pa napakaganda nun. Nakuha nyo? No? So kung ibang churchman, kung kalalakihan, taga ibang church, ang po-pursue nyo, ako masayang-masaya ako doon kasi madadagdagan tayo. Pero ang kababaihan ngayon, marami pa dito. Kayo tumingin doon. Diba? Kayo na yung ano, kaya kilos-kilos din mga kalalakihan. Diba? Tayo yung ano, tayo yung mag-lead na ano sa kanila. Pero walang agad na, walang problema yon. For example, tagay RBC, yung titipuhan mo, wala namang masama dun. Yung nga lang, kausapin mo nang maayos si Pastor Joseph. Ha? Grace community. Paisip ako eh. Important pala, no? Malupit. Baka talaga bitoy. Ayan. Ah, see? Oh, sakto pala, bro, sa Bitoy. Sa sakatapusan, pupunta dito si Pastor Joseph. I-set mo na yung meeting. Alright. Sige, baka may insight or questions pa. Please, magtanong kayo. Sayang opportunity. Angelica, question, insight. Same lang. Hindi, same lang din po pas na ano, very kung pinapahalagan talaga natin yung walk natin bilang mga Kristiyano. And ano, syempre dating sa point na mag-aasawa, 'di ba? Mahalaga talaga na ano, kapanalig. And ano, same ng pananampalataya kasi ano eh, ay dun sa part na ano, na ano lang, realization ko lang dun sa part na habang dinidiscuss mo yan, pas dun sa imperative regarding restriction, dun sa second part na prohibits closeness to unbelievers by virtue of him, indwelling God. Kasi naba na ano, na-realize mo na yung mga parents natin na ano, na-observe ko lang na ano, na madalas nila sinasabi, anong probinsya niya? Parang ganun. Diba? Parang bilang mga Christian, gets mo pas? Na parang malaking factor na kapanalig paras kayo ng pananampalataya. Kasi ano eh, hindi na magiging mahirap para sa atin kasi may paras tayo ng paniniwala. And ano, mahalaga talaga yun kasi dadating tayo sa point na magpapakasal. And ano, magpapakasal pa ulit lang yun na mahalaga talaga na makonsider na mananampalataya yung pipiliin natin and yun, yung papakasalan natin. Maganda to kasi pas, di ba, though malayo pa sa isip namin kasi mga ano pa. Pero dadating sa point na magpipili ka and kailangan mong pag-isipan talaga and ano, hindi lang basta emotion, dapat may ano din, pag-iisip. So yun, malaking ano, thankful po pas sa pag-share mo ng ganito. Kasi parang dati, parang tabo. Wala pa, matagal pa ako dyan, ganun. Pero habang maaga pa, maganda na nadidiscuss to. Kasi very helpful and beneficial sa amin, mga single. And thank you po, Paz. Ay, brother. Salamat dun, sis. Yung tanong na, anong probinsya niyan? Kung yung regionality nga, pinagbabasihan eh. Pag Ilocano daw, Kuripot, yung mga ganun. Pagka ano ba yung mga racist comments? Kapampangan, mayabang yan. Ganun yung mga ano, di ba? Pag Waray, matapang yan. Huwag ka mag-asawa ng Waray. Ganyan. Pag mas Batenyo, pogi. Yan. O, minsan. Ano. Bakit kaya yun? Bakit doon binabasihan? Eh, lalo na siguro sa pananampalataya, di ba? Napaka, ano nun. Yung mga Chinese nga, ay
Chinese lang, dapat pure Chinese 'yan. Pagbatik-batik di pwede. 'Di ba? So dapat tayo mananampalataya binabasihan. All right. Yung faith, yung regionality, no. Anyway, other questions or insights? Sa Gmeet, baka may ano? Ay, meron yata. Oh. Basta, ano? Ba't gusto wala ka sa ayan. Baka may tanong or ano? Maiko! Miko, come here. Brother Maiko. Paano pa pag charismatic pero believer naman. Galing sa charismatic na church. Paano pag galing sa charismatic church pero believer? Naniniwala ako na possible na believer siya. Pero again, hindi lang 'yun ang basehan natin. Siyempre, kung charismatic siya, gaano siya ka-charismatic? Nakakadinig ba siya ng tinig? Siya ba ay pastora? No, so important 'yun, yung theology, yung kasi pag-aaway niyo 'yun eh. Pag-aaway niyo 'yun. Yung reform niya nagtatalo ba? 'Di ba? So walang ano doon, walang masama in a sense na, yun naman eh, bare minimum believer. Pero kailangan din makita natin yung compatibility ng ating faith doctrines. Dahil hindi ka nga aanib sa church niya dahil iba doktrina niya eh. Ba't mo pakakasal? Diba? Unless, talagang pinanalangin mo at na-reform siya at ano man nangyari, napag-discuss nyo. Pero para sa akin, ang hirap, kung ako, dati charismatic, tapos si Amor reformed, kawawa siya. Kasi ako yung magdadala, magli-lead sa kanya eh. So, papatol siya sa akin, isasama ko siya sa ano, sa charismatic persuasion, ay kawawa siya. Buti kung ako yung madadala. Di ba? May nangyari niyan, reformed daw yung guy, or Baptist yung guy, G12 yung babae, nag-asawa sila. Alam mo nangyari? Yung babae, dinadala niya yung Baptist guy ngayon sa church nila na G12. Baliktad. Baliktad yung nangyari. Dapat kasi lalaki yung nadadala eh. Ay, nagdadala. Hindi yung nadadala. Pero dahil isang katunayan niya na mahina-hina siya dahil bakit siya pumatol dun sa iba yung persuasion ng ano, na siya pa yung nadala. Bigat yun. Sige. Si Coffee. Ay, sorry. Sige. May tanong si Coffee. Sorry, Coffee. Ayan. Other questions or insights? Ayan, Ali. Insight lang po. Ano, parang kasi discussion natin kagabi yung friends, ganyan. And dun nga sa part na mamimili tayo ng friends, or hindi tayo mag, parang hindi tayo mag, ano yan? Parang hindi tayo mag-build ng too much attachment sa mga unbelievers kasi nga, we know na may boundary dapat. And yung tuturing lang natin na friends talaga natin, which is nasa loob ng simbahan. Kung yun nga, pinipili natin how much more sa marriage. And naalala ko rin yung sinabi ni Ate Andeng, parang nag-usap kami before, na ano na na-open naman siya ganyan sa mga manliligaw ganyan, and sinabi niya rin naman na meron naman talagang mga naniligaw sa kanya. Ang kaso nga hindi Christian, and naano na nakita ko doon na o nga no, na possible na merong okay naman, ready ka naman ganyan, may manliligaw sa iyo, pero nandun pa rin yung wisdom na tama bang i-allow ko tong maniligaw na to, knowing na hindi siya Christian. Sobrang, ayun lang, na mahirap yun. Parang yun yung respond ni Ate Andeng na mahirap mag-entertain ng hindi Christian. Ayun lang. Nakakamiss tuloy si Andeng, no? Panalangin ko bumalik si Andeng dito kasi may mapangasawa siya dito.
tulungan niyo ako manalangin. Yung panalangin ko makapasok si Kobe. No, very ano, very vocal diyan si Andrea no sa pursuance ng marriage na ready siya at naghahanap, kumbaga naghihintay lang siya ng talagang godly men. And ito 'yung sinasabi ko kadalasan sa mga lalakihan na part ng protection natin sa mga babaihan sa iglesyang ito ay yung in-uphold natin yung marriage. We pursue them. Diba? We pursue them. And kung inisip natin na we are better than anyone else kaya hindi natin si pursue or meron pa tayo. Alam nyo, think again. Kasi baka nami-miss natin. Lalo na kung sinasabi natin gusto natin mag-asawa pero hindi naman tayo nagpo-pursue. Ayan. Hindi ako nag-name drop kay Anding, ah, si Ali. Pero yan, example ng masabi kong godly woman. Ayan. Sige po, other questions or insights? Ano ba? Ayun, si Evan. Paano po yung pag yung babae naman mas matanda tapos yung babae opo tapos ganun yung same pa rin lalaki nagpo-pursue pa pero mas matanda lang yung babae. Yeah. Let's say mga let's say mga 5 to 10. Opo, mga ganun. Sabi, in love, age doesn't matter, but it matters. It matters. Pero again, case to case basis. Kasi masyadong kulang yung natin information regarding that. Kumbawa, nagliligawan na ba to? Evan, nagliligawan na ba? Yung tanong mo? O gusto pa lang ligawan? Okay yun. 5 to 10 years ang edad, ang agwat. Wala akong makitang problema basta hindi minority edad yung lalaki. At ganun din, ready na siya mag-asawa, ready siya sa responsibilidad, at alam niya yung pinapasok niya. Kasi kung advanced na sa years yung babae, kasama sa pursuance ng marriage is procreation. Di ba? So medyo risky na yun. Dapat tinitake into consideration yun. But at the same time, napaka-blessed naman kung sino mang babae yon na may edad na may nakakitaan siya ng godliness at ng pagbibitagan sa salita ng Diyos na na-attract yung isang individual. Grabe yun, ha? Saludo ko dun. No? May mga cases na ganyan. Yung babae ay nasa 40s, yung lalaki nasa 20s lang. Yung babae ay Baptist, yung lalaki ay ganun din, Baptist din naman. And then, nag-end up sila together. Nagpakasal sila. Nangyayari yun. Akala namin, yung babae, hindi na talaga makapag-asawa. Pero bata-bata pa, 40s pa lang eh. Hindi pa yung ganun. Pero hindi namin naakala na mapapakasawa niya ay nasa 20s. Nagulat kami to. So, medyo siya, maraming risk factors na titignan ka, ganyan. At dapat talaga pag-isipang mabuti. Diba? Lalo may edad. Ganon din naman sa mga batang kababaihan na at advanced in years na yung lalaki, no? Hindi siya normative, hindi rin siya advisable, pero hindi naman natin sinasabing imposible mangyari or imposible mag-work. Again, alam naman natin yung mga basihan. Okay. May tanong pala si insight pala si Astrid. Just short insight po is if we will choose a partner, is it important na Christian or kasama sa pananampalataya to build a more stronger relationship sa Lord? It will serve as a foundation to grow together more sa faith. And of course, if you marry each other, magaan ang pagsasama dahil same po kayo ng pinuhunan. Salamat po. Such a big part of our lives. Amen. Salamat doon, Sister Astrid. Ayan. Yun, very important talaga yung same faith. Hindi lang same faith, ha? Again, maraming factors yan. Pero bare minimum,
same faith tayo, same na ina-uphold na confession. Madam? Ano lang, review lang naman to lahat din, diba? So, review lang din. Alam ko may sagot naman na din dito talaga. Ano lang. Naiyakas lang ko yung tanong. Kasi very basic. Yung nag-aaral. I mean, gusto niya na mag-pursue ng marriage. Pero nag-aaral pa siya. Andun na lahat ng desire, no? Titingin niya. Minsan kasi, diba, we are wise in our own sight. Tingin niya ready na siya. Sa ganon. Sandali lang ang pag-aaral eh, kung tutuusin. Maikli lang yan. Four years. 4 years lang naman. Unless magdo-doktor ka. Pero at least kung matapos mo yung bachelor's degree, then get married. Walang problema doon. May mga cases, like si Sister Ella sa si Mark, hindi naman talaga problema yung pag-aaral ni Sister Ella kasi ano na eh, matanda na siya eh. Matanda na. I mean, mature na siya. Nasa age na siya ng pwede mag-asawa. Ngayon nga lang, medyo na-delay yung pagtapos niya ng pag-aaral. So that's not an issue. Hindi na factor yung magtapos ko ba ng pag-aaral mo or whatever. Naging factor lang yun kung hindi pa talaga mature yung babae, hindi pa siya ready. Pero sa sarili niya, ready na ako. Senior high school pa lang naman. Di ba? Magtigil-tigil ka muna dyan. Di ba? Pag-isipan mong mabuti. Pero again, best example kasi yung kay Ella sa kay Mark eh, na ilan taon si Ella nung nakagraduate? 20... Ilan taon ba siya ngayon? 26? So, as ilan taon ka na nung nag-asawa ka? 22. So, as early as 22 years old si Meng nun, si Ella, Sister Ella nun, pwede na siyang magpakasal. Onwards. No? Pero naging factor lang talaga yung syempre gusto mo munang tapusin yung gusto mong tapusin. Pero as early as 22 years old, pero may parental consent yun, di ba? Tama. Kailangan parental consent. So hindi issue yun. Pag basta excited ka na, nandun ka na sa edad, ready ka na, yun. Hindi ko kinoconsider na hindi ready nung hindi pa tapos ng pag-aaral kung kaya mo namang tumayo na sa sarili mong paa. Kasi yun ang tanong eh, Red, kaya mo na bang umalis sa puder ng magulang mo? Eh marami diyang working student. Eh, sa case ni Ella, naging working student pa siya. So kaya, hindi na issue yon. So yun yung example na may bibigay ko kasi literal na kilala natin na nag-work naman. Yun, engaged yun sila, pursuing to get married. Ayun, so sa lalaki, ibang usapan. Kasi kailangan buhay mong buhay. Ako, wala akong pinag-aralan. Wala akong natapos. I was kicked out of school. I'm not proud of it. Pero, kaya kong buhayin pamilya ko, sarili ko. So, case-to-case basis din. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako na hindi ko natapos yung bachelor's degree ko. There are many circumstances but nangyari yan. And it will take more time kung i-explain ko lahat. Gusto niyo pag-usapan natin. But 100% sasabihin ko sa mga kalalakihan, magtapos kayo ng degree ninyo. Tapusin niyo yung pag-aaral ninyo. Kasi hindi naman lahat kagaya ng case ko na ganun din ang mangyari. No? So, when I pursued more, well and able ako to support her ngayon, sa church ako nag-work. This is a job. Hindi ito, ano lang. Meron kasing idea na, nakapagtapos mag-aaral, magpastor ka na lang. Di ba? Parang, ano yun eh. Mali yung view na yun. But again, at the bare minimum, believer. Pangalawa, kayang support yung family sa kalalakihan. Ngayon, kung nakatira ka pa sa nanay mo, nag-aaral ka pa, tapos gusto mo mag-asawa, mag-isip-isip din. Saka, kung sino ang papatol doon, papatol dyan, hindi ka nga kaya buhayin pa niyan. Wala pa nga siya doon eh. Yan ba? Maghintay-hintay muna o at least hanap ka ng iba na ready. Di ba? Ngayon. Kasi sa States, ibang usapan doon kasi yung kanilang K-12 talaga nag-work na pagka-graduate ng high school, pwede sila magtrabaho. So, nag-aaral pa ng college, hindi pa tapos mag-aaral,
may mga trabaho na sila, minsan may scholarship, nagpapakasal na. Marami akong nakitang ganun na cases sa ibang bansa. Wala akong makitang mali doon kasi hindi naman issue yung kaya-kayang buhayin o hindi. Kasi kaya. Kaya nilang magtrabaho. Dito sa Pilipinas, kakaiba, ngayon pa lang yung K-12 natin, parang hindi nga napapakinabangan yung diploma mo ng high school eh. So, mas maganda na tapusin yung bachelor's degree. Ayan. Other question? Insights? Ayan. Other questions? A brother. Ay. Ayan. Ang ganda ng topic eh. Yung title is yung sino. Isa sa mga ano, marami rin ako nakita mga principles sa mga books na nabasa ko. Isa sa mga nag-colorate yung nag-harmonize silang lahat is yung established friendship. Yan, isang mga natin. Napag-usapan natin, napag-usapan namin ito ni one time ni Chester. Kung naalala mo, Chess, yung kami, tayo yung first generation ng church. Tapos yung mga anak natin, yung mga second generation, ang nakaka-excite na sila yung sila din yung magpapakasalan, sila din yung mag in relationship. Doon ko na ano yun eh, kumbaga parang tayo yung ano, tayo yung magiging foundation sa kanila. And kaya mahalaga yung ano, yung friendship kasi nandoon yung diligence na makikilala mo sila mabuti. Ano man, hindi na mahihirapan sa pagpasok ng courtship. So, yun yung ano, lagi nating alalanin na establish natin yung friendship na yun yung hindi na ano, hindi na wala na mawawala yung ilangan, mawawala yung magiging natural. So, yun yung o yun yung hindi pilit. So, yun yung ano, maganda talaga na ma-establish natin yung friendship. So, yun yun. Ganda na, no? Kasi ako, may anak akong lalaki. Eventually, iibig yung anak kong lalaki. Ang panalangin ko, dito siya makahanap ng mapapangasawa. Kundi man dito, at sa isang Reformed Church din na kapanalig natin. At hindi ko lang trabaho na build him up in godliness, kundi inaasahan ko yung iglesia kasama doon. Kung paano yung anak ni Mimon, eh kasama rin tayo sa pag-uphold sa kanila in purity, in godliness, in pursuing holiness, no? Involved tayo lahat dyan. Kaya nga, ano eh, di ba ang saya makita na konteksto to ng simbahan, hindi lang sa individual, na ako nakakasiguro na eventually, pag dumating na yung panahon na yung mga anak natin ay kailangan ng pumili, andito yung mga uncle at mga auntie. Tito at tita nila na tutulungan sila sa pagpili. No, hindi natin ipapahamak yung mga anak natin. Ayan. Art, baka may any insight or anything you wanna share? Okay. Sige. Meron pa ba? Ready na ba yung food? Nangangatok si coffee. Ready na ba? Ready na. Meron pa ba? Sa ano? Sa G-Meet? Baka may gusto pang mag ano, open mic or mag-chat or mag ano, salita. Welcome po kayo makiparticipate. Going once, going twice. Okay, sorry to disappoint you kung hindi nasagot kung sino talaga na specific na tao ha. Hindi, wag niyo ako tanungin sa Pastor Pat, hindi na banggit or paano yung paraan mga ganyan. Malaking ano po ito, case to case basis, at kailangan talaga siya pag-usapan. Walang isang sagot sa mga tanong ninyo, no, kailangan i-discuss siya individually, pero may mga principles tayo na non-negotiable na kailangan i-uphold. Okay, so para malaman kung sino yung who, una, Christian yan, nag-grow sa faith. Pangalawa, kung lalaki, kaya ka ba niyang i-lead? Kung babae, kailangan ba niyang mag-submit? Paano mo nalaman kung siya ba ay nagpo-pursue ng personal holiness, sanctification? Hindi ba siya pakitang tao lang? Siya ba'y
genuine sa faith niya, no? At dapat involve yung iglesia. Payo sa mga kalalakihan, sa aking pagtatapos, kung meron na kayong napupusuan na inyong ano, inyong i-pursue, consult. Abusuhin natin yung pagkakataon or samantalahin natin yung pagkakataon na makonsulta natin yung mga dapat nating konsultahin. Kasi mahirap magkamali, no? At strike while the iron is hot. Habang mainit-init pa, muna na tayo, kumilos na tayo. Ayan. Sa kababaihan naman, mag-isip din ng mabuti. Ganun din, konsulta. Wag tayo magpapadala lang sa kilig. Wag din tayo basta-basta magano, no, yung mag-decide out of our emotions or out of our kung ano man na untangible lang yung mga basehan natin. So very important na i-pursue natin ang prinsipyo na ito in view of romantic biblical love na nag-lead sa marriage. Kung nako-confuse pa rin kayo sa boyfriend and girlfriend, itatouch at itatouch ko yan. Again, kasi baka mamakita niyo sa social media some believers and some ano, reformed brethren na nagse-celebrate ng kanilang mga boyfriend, girlfriend anniversaries or whatever ng mga relationship nila. We don't look down on them. Hindi natin alam kung anong sitwasyon ng buhay nila at kung ano yung mga plano nila. Pero sa atin, as a congregation, ina-uphold natin na hindi tayo nagsusupport. We don't celebrate dating, no? We celebrate courtship, we celebrate engagement, betrothal, and marriage, in ultimately marriage. So, wag nating isipin na, oh, bakit nagkakasala sila? May boyfriend, girlfriend, Christian pa naman. Hindi ganun ang sinasabi natin. Malay pa natin, no, na ang plano nila within 2 years makasal sila. Again, for lack of terms, kung yun ang gusto nilang label, we don't look down on them. Pero tayo, trabahuin natin na sa generation natin, sa first generation natin, makita natin na we are not forced to define kung ano yung relationships natin based sa dinidikta ng lipunan. No? Pwede naman kasi i-argue din ng ibang Christians, bakit ang engagement at ano naman, label pa rin naman yun. Diba? So, we don't want to be trivial about that. Pero at least, makita natin yung prinsipyo na we don't support dating or yung long-term engagement. We support courtship, engagement or betrothal, and then marriage. Okay? So, yun lang po. Wala nang tanong? Wala na ba talaga? Okay, sige, wala na po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Patuloy niyo kami ginagabayan, nililingap, especially sa mga bagay na ito na kami po ay mangmang kung wala ang guidance mo. Nagmamarunong kami, pero nakita namin, Panginoon, na kung hindi sa biyaya mo, kundi sa wisdom mo, mag-fail kami sa aming pananampalataya, lalo na sa pag-uphold ng biblical marriage. Dalangin namin, Lord, na samahan niyo kami sa aming buong mga pagdadaanan pa, sa mga desisyon na aming gagawin. Convict us sa mga bagay na dapat naming i-address at gawin in regards of marriage. Patawarin niyo rin kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging diligent, Lord, sa pag-obey sa inyo sa mga prinsipyo na tinuturo mo sa amin. At hayaan mo, Panginoon, na ang henerasyon na ito ng Cornerstone Reformed Outreach na soon to be a church ay maging diligent kami, Panginoon, in upholding biblical romance and biblical marriage, Lord God. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright.